Yep, thank you. Kamusta mga tol? Another RTO or right to office vlog. Di ata kita pero nasa 53 volts ang karga ng baterya ko ngayon. So bali itong unit ko ay Raise Taser Mini. Meron siyang 19 AH, 60 kilometers range. So bali 3 months na kami nagsasama nito. Na-acquire ko siya bago ako mag-RTO o bago kami bumalik ng office. Ang bili ko sa kanya nasa 40,000. Hindi ko lang alam kung magkano na siya ngayon. Alam ko nagtaas na si Erjan eh. Check yun na lang sa page niya, Motor, sa Facebook. Sa observation ko, bilis sa bigat ko at bilis ko magpatakbo, nakaka 56 kilometers ako. Dahil pag Monday, full charge ko siyang gagamitin. Tapos come Thursday, lobat na ako nun. Papasok at pauwi, ang trip ko ay nasa 14 kilometers, 7 kilometers pagpapasok, and then same 7 kilometers naman pagpauwi. At 4 days ako napasok sa office on a weekly basis. Kung susumahin natin, 14 times 4, 56 kilometers. Malapit lang naman ang biyahe ko eh, dahil taga Pasay ako. Pasay to Makati, ang biyahe ko kung... So, yun, malapit lang naman. Ay, kung mapapansin nyo sa ibang video ko, o ngayon, nalabas ako ng bike lane o minsan wala ako sa bike lane. Hindi sa ayaw ko dahil for safety, karamihan ng bike lane sa atin dito sa Pinas, ang daming potholes or uneven pavements. O minsan naman may mga nakapark na sasakyan. So for safety, talagang kailangang iwasan ko yon dahil minsan may mga instances na hindi ko siya napapansin. One time, nasa Quezon Boulevard ako. Biglang nadulas yung gulong ko, hindi ko napansin. Bilubak na pala. Biglang nag-wiggle yung handlebar ko. Buti na lang na-control ko, kundi... Semplang to the max ako talaga. So, yun yung mga factors kung bakit ako wala sa bike lane. Nasa gitna ako ng kalsada. So, ingat-ingat na lang sa mga nag-scooter dyan.
Pasensya na nga pala sa langit-ngit ah. Alam kong naririnig nyo. Hindi pa kasi na dating yung lubricant na in order ko online. Tinry ko one time yung WD-40. Nawala. Tapos, nung nabasa yung deck sa ilalim, bumalik. Yun nga lang, lalo lumakas yung langit-ngit. Tapos, sabi sa groups, wag daw gamitin yung WD-40. So, kaya, umorder ako ng lubricant. Tapos ngayon, lagi nakasuot sa deck ko yung Kapotex. At meron din sa throttle. Malaking tulong din itong Kapotex dahil protection sa ulan at dumi sa singit-singit sa ilalim ng unit. Bumili ko para sa deck at meron din sa throttle. Kung wala kayo nun, pwede kayong gumamit ng garbage bag. Bili nyo yung pinakamalaki tapos check nyo na lang yung tutorial ng ibang vlogger sa YouTube kung paano magkabit nun. Pwede din yung plastic wrap or kung may hand gloves kayo, gamitin nyo yan para sa throttle. Minsan din, pag wala akong hand gloves, ginagamit ko yung mga plastic bag. Mga sa palengke. Yun, pwede yun. Iayos nyo na lang ang pagbubuhol para komportable kayo pag pipihit kayo ng throttle yun. Isa nyo naman yung solution nyo na ginagawa para mawala yung langit-hit. Ilagay nyo sa comment pa, try din minsan at reference din sa mga newbie sa X. O paano? Dito na lang muna. Usap na lang tayo sa comment section pag may tanong kayo at suggest of format sa video na ginagawa ko. Ingat!